Good morning and good morning mga kalingap, mga kapatid. Yan, isang mapagpalang araw yan sa ating lahat, mga kalingap, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes. Yan. Kakatapos lang po ng pagdaan ng bagyong si Carding kahapon at binaha ang ilan sa mga kalsada dito sa Dait, mga kalingap. Yun. So bago po ang lahat, yan, kumusta po kayo? Mga OFW, mga kababayan natin, mga kalingap viewers, kalingap subscribers, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Naway ligtas ang ating mga kababayan, lalo na po yung mga natamaan ng bagyong si Carding. Ipag-pray natin na maging malakas sila at maging maayos ang kanilang kalagayan sa amang dako sila naroroon. Yun mga kapatid. So ngayong umaga, gagawa lang tayo ng kunting reaction doon sa kay Kuya Willie. Meron kasing nag-live kasi ako nakaraang linggo at napag-usapan namin doon about kay Kuya Willie at yung kanya magiging partner. Eh ang dami pong nag-comment doon na, Kuya Willie, sino daw ba talaga ang iyong pagkakasalan? Yun. So ang dami pong natuwa. Ang dami nag-suggest na magbibigay ako ng ganito, magbibigay ako ng lechong baboy, magbibigay kami ng bigas, basta magpapakasal si Kuya Willie doon sa isang babae. Sa isang babae daw, pero may kondisyon. Doon daw sa kasing edad lang ni Kuya Will. Doon sila magbibigay at tutulong talaga sila kay Kuya Will. Hindi daw sila nagbibiro. So yun po mga kalingap ng ating hihimayin. Ating pag-uusapan. At maliban dyan, si Kuya Will din, kinikilig. Talagang kinikilig si Kuya Will. Tinatanong niya ako nung off-cam na sabi niya, Kuya Bobby, totoo ba talaga yun na tutulong sila sa akin kapag nagpakasal ako? Sabi ko, oo, tutulong talaga yun. Yun ang sabi nila. Kailangan may isang kondisyon. Dapat, ang papakasalan mo daw, kasing edad mo lang. Eh si Kuya Willie magti-31 pa lang sa October 8. So yun po ang kondisyon. Kayo mga kalingap, mga viewers, ano po ang inyong masasabi? Kasi si Kuya Willie mukhang gusto rin magpakasal. Kinikilig si Kuya Will pag pinag-usapan ng kasal. Siyempre si Kuya Will naman, tao pa din naman yan. Siguro nangarap din yan. Kung may kakayanan lang ba eh. Sabi ko nga, kung si Kuya Willie ay hindi lang bulag at may kakayanan para magpakasal, gagawa din niya ng paraan. So kayo po, mga kalingap, ano ang inyong opinion? Ano ang inyong komento? At ano ang inyong suggestion? Mag-comment kayo dyan sa baba at babasahin ko yan. Babasahin ko yan. So yun, nakakatuwa. No? Nakakatuwa na si Kuya Willie. Kahit yan itong kanyang kapansanan, pero ano siya, mahalaga sa kanya ang salitang kasal. No? Kasi sabi niya, nagkaka-interest siya eh. Nung nag-uusap kami, na tapos na yung aking live, nagkaka-interest siya. At sa, alam niyo, isa pa ang sabi niya, tama nga naman yung mga viewers, Kuya Bobby. Dapat ang maging asawa kaedad, kasi ang paliwanag niya ganito. Sabi niya, tama yun kasi kung ang maging asawa daw niya sobrang ahid na sa kanya, papaano daw pag nangyari na magkakasakit, sino mag-aalaga? Yun ang pinupunto niya eh. So sabi niya, dapat daw kasing edad lang. So si Kuya Willie, nag-iisip din pala siya. Nag-iisip din. At pangalawa, doon sa mga natatanong bakit si Kuya Willie pumapayat, sinabi niya rin na dumaan siya ng dalawang bisis na trangkaso. Trangkaso, dalawang bisis. Siyempre papayat ka talaga, lalo na kung ikaw ay puyat, ikaw ay pagod sa pag-akit sa bundok, mamamayat ka. At
Yan, natawa ako sa mga comment ng iba dyan na talagang ano daw, pinupuyat si Kuya Willy sa gabi. Hindi naman siguro. Nataon lang na may trangkaso daw siya. Siyempre si Kuya Willy, stress din siguro dahil nag-iisip kung ano ang kanyang pang-araw-araw. Ganon siguro ang nangyari. Pero inamin naman niya na nagkaroon siya ng trangkaso. Yun po ang kanyang sinabi sa atin. Eh, huwag po kayong mag-alala, mga Kalingap viewers. At maayos naman si Kuya Willy, wala namang yan sakit. Lagi ko man yung kinakausap. At ito nga ang good news ko sa kanya. Sabi ko, Kuya Will, para naman maibisan yung pag-akit mo sa bundok, mag-duty ka sa akin ng 3 times a week. Kahit pa paano, malaking tulong yun. May pang-ulam ka na, merienda ka pa. Kasi may bigas naman doon. Lagi naman tayo nagdadala ng bigas. Hindi naman maubusan. At maliban sa bigas, nagdadala pa tayo ng ulam para sa mga bata. Hindi na natin yan binablog. Inaabot na lang natin doon pag tuwing hapon. Pag nasa Lingap Center ako. So yun po mga Kalingap, ang ating napag-alaman kay Kuya Will. So kayo ang tanungin ko, mga viewers, mga Kalingap partners, mga subscribers ng Team Kalingap, ng subscribers ng Bobby TV 143. Comment kayo, ano ang inyong palagay? Kasi nga, balikan natin si Kuya Willy, nagkaka-interest din na ikasal. So, sino po, ang tanong ko sa inyo mga Kalingap, kanino nyo po boto? Kanino nyo gustong makasal si Kuya Willy? Kasi bata pa si Kuya Willy, 30 pa lang yan. Maari, kung mayroong makuha si Kuya Willy na seryosong babae na kanyang mamahali, na yung, ibig ko sabihin yung gusto niya ng pakasalan, ako, sa akin lang, susuporta tayo basta makita natin na mahal si Kuya Willy at siyempre yung dalawang bata aalagaan. Pero sa tingin ko mukhang hindi magkatagal, baka may makita din si Kuya Will talaga na totoong pakakasalan. Kasi si Kuya Will mismo gustong gusto din magpakasal. Kaya po mga Kalingap, mga kapatid, magbigay kayo magbigay kayong suggestion, magbigay kayong rekomendasyon, magbigay kayong yung opinion tungkol sa nakaramdam si Kuya Will ng pagkilig pag nag-usapan ang kasal. Doon sa live ko, hindi man niya nababasa, siyempre bulag siya eh. Sinasabi ko lang yung mga nababasa ko. Sabi ko, Kuya Willy, mayroon dito nagsasabi na sana maghanap ka ng kapartner mo na kasing edad mo at yun ang papakasalan mo at tutulong siya. So, si Kuya Will nakakapag-isip. Sabi niya, totoo kaya talaga yung mga sinasabi nila, Kuya. Sabi ko, totoo yan. Yung ating mga viewers, tumutulong talaga yan. Kagaya ng pagtulong sa kabahay mo. Hindi kanya na paasahin. So, doon pa lang, mukhang ako din nagtaka. Nagtaka ako, sabi ko ba? Mukhang si Kuya Will nag-iisip pa. Nag-iisip si Kuya Willy. So yun mga Kalingap, at siyempre ilagdag ko na rin ngayong araw na ito ng Lunes, September 26, ngayon po ay kaarawan ni Lawrence. May kaarawan ni Lawrence ngayon at pupunta kami doon para magbigay tayo ng regalo at magbigay tayo ng kunting salusalo kay Lawrence sa kanilang bahay. Siguro doon na rin kami magla-lance ni Lid TV 143 sa araw na ito mga Kalingap. Kaya, palapakan naman natin, batiin natin si Lawrence ng isang happy birthday. Isang batang maagang namulat sa kahirapan. Isang batang maagang nagiging matanda na pagdating sa pag-akyat sa bundok, pagdating sa pagtatrabaho. Dahil nga si Lawrence, siya ang gabay ng kanyang tatay kung saan man magpunta. Kahit magpunta dito sa Lingap Center, kasama si Lawrence. Kasi nga, hindi talaga ni Kuya Will kayang maglakad na wala si Lawrence kasi hindi talaga siya nakakita. Kaya sana naman doon sa mga viewers, ha, pakiusap ko lang, ako po ay maglalambing sa inyo na huwag naman natin iba si Kuya Will kasi ang gusto ng iba parang hindi na raw deserve ni si Kuya Will. Mahirap po kasi na iwanan natin dahil siya ay bulag. Bulag po si Kuya Will. Imagine ninyo kung
kung wala tayo, kung iwanan natin ito, di pa paano na lang yung pag-aaral ng mga bata. Kaya huwag naman natin sabihin na hindi deserving si Gwil dahil hindi lang nakangiti. Ang basihan ba natin sa hindi pagngiti eh, hindi na siya deserving na tulungan. Eh ako po, tumutulong at tayo doon sa mga buo pa ang paningin, tumutulong at tayo doon sa malakas pang katawan. Eh ito pang si Kuya Willie na maliban sa bulag, napakasipag naman. Yun nga lamang, yung iba naiinis dahil nga doon sa partner ni Kuya Willie. Pero ako po, hindi ko na tinitingnan yun. Tinitingnan ko yung dalawang bata at saka si Kuya Will. Doon po ako nakapokus. Kaya pagpaumanin po ninyo, mga kalingap, na talagang sinusuportahan ko ito si Kuya Will at hindi ko iwanan. At doon po sa mga ayaw na din sa amin, ayaw na sa ating mga ginagawa dahil nakakasawa na raw, dahil tumutulong daw tayo sa mga taong hindi na deserving, eh, nirespeto ko po yun yung desisyon. Kung kayo po yung na-stress dahil nga sa ating mga video, ewan na lang po kayong manood, mga kalingap, mga kapatid, kasi baka lalo pa kayong magkaka-stress lalo at magkakasakit. Pero po, bilang charity vlogger, eh, tutulong tayo kay Kuya Willie at sa kanyang mga anak. Kaya ngayon po, araw na ito, araw ng Lunes, kaarawan ni Lawrence, September 26, eh pumunta kami doon upang ipagdiwang ang kanyang birthday. Pero hindi pa nila alam. So kami po ang magdala ng regalo at isurprise natin yung bata. So mabuhay. Yan. Nauutal na ako. So sa inyong lahat, isang mapagpalang araw sa inyong pagpanood sa ating video. Kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab, kay Atiin na. Maraming salamat Kuya Bal sa patuloy na pag-aruga, sa patuloy na pag-mentor sa amin. At hindi po kayo na babago. Salamat sa inyong pagmamahal sa mga maliliit na vlogger. Muli, isang mapagpalang araw at isang maliwanag na, tinitingnan ko ang araw. So, salamat po sa walang asawang pagsuporta. Salamat sa inyong lahat and God bless. Mabuhay.